guys! Welcome back po sa aking YouTube channel. So, ngayon lang ulit nakapag-update. Dahil medyo nabibisi ako guys sa aking mga trabaho, saka yung aking alaga ay medyo may kalikutan na. So, katulad nito guys, tulong yung aking alaga, wala pa yung aking mga amo. So, kaya nakakasingit ako guys. Kaya nga, katulad na nakikita nyo sa pamagat ng ating video, gusto kong mag-share sa inyo tungkol sa comment na nabasa ko kanina dito. So, alam ko maganda itong katanungan na ito para maibahagi rin sa inyo. So, para makapag-share sa inyo, saka magbigay din ng kaunting kaalaman sa inyo guys. So, ito guys, sabi dito ni Kabayan Cares. So, lagi itong nagko-comment sa akin guys, saka lagi siyang nanonood ng aking video. So, maraming salamat sa iyong katanungan ate, sa lagi pag-comment sa akin, sa panonood palagi ng aking mga videos. So sabi niya dito, kamusta kabayan? Anong magandang gawin ng isang OFW sa Saudi kapag problemado siya at maraming iniisip? So sobrang ganda ng katanungan niya guys, na gusto ko rin talaga siyang i-share sa inyo base sa aking mga nagiging experience, sa aking mga nagiging karanasan bilang isang OFW. So hindi lang dito sa Saudi guys, hindi lang dito sa Middle East. So lahat ng OFW kahit saang sulok ng mundo guys, mga OFW. So maganda rin siyang topic para kuhaan niyo ng konting kaalaman, halimbawa kayo mga bagong pa lang OFW na pwedeng makapagpalakas ng inyong mga loob. So para sa akin guys, bilang isang OFW, kapag isa kang problemado or marami kang iniisip, so normal lang yan sa atin, no? So wag nating pakadibdibin, wag nating pakaisipin, dahil tulad ko guys, ako talaga, sobrang dami ko talagang problema. So, kung iisa-isa natin, hahabang ating masyadong video. Dahil ako isang taong problemado rin guys, napakarami din problema, marami rin iniisip. Normal lang yung tayo mag-isip na mag-isip, no? Pero huwag natin pakadibdibin guys. Dahil makaka-epekto ito sa ating mga trabaho. Makaka-epekto ito sa ating kalusugan. Halimbawa niyan, kung marami kang iniisip, marami kang problema. So, hanggang sa na hindi ka na nawawalan ka ng ganang kumain, yung trabaho natin hindi na natin nagagawa ng maayos. Kumbaga, palpak lagi yung ating mga ginagawang trabaho hanggang sa napapagalitan na tayo ng ating mga amo. Mapapansin tayo ng ating mga amo hindi maayos yung ating trabaho. So, diyan ang magbubunan tayo mapapagalitan, diyan tayo masigawan ng ating mga amo, 'di ba? So, kaya ang may share ko lang sa inyo, halimbawa kayo ay maraming problema, marami kayong iniisip, tiwala nyo na lang guys sa Diyos at saka think positive lang tayo palagi. So yung problema, normal lang yan, at saka isipin nyo palagi na hindi kayo nag-iisa. Marami tayong mga nagdaranas sa mga problema. Magkakaiba man tayo ng mga problema sa buhay, magkakaiba tayo ng mga sitwasyon, is talagang problema ay laging nandyan. Lagi lang nating isipin guys na yung problema hindi ibibigay sa atin ng Diyos kung hindi natin kayang lampasan yun. Kahit paano problema dumating sa atin doon sa Pilipinas, kung mga anong, kahit paano mga balita yung marinig natin sa kanila, wala tayong ibang magagawa. Ang ginagawa ko guys, may share ko rin sa inyo, kapag talagang hindi ko nakaya, iniiyak ko lang talaga. Kumbaga, para sa nakakatulong sa akin, makapagpaluwag ng aking dibdib. So, huwag natin pakadibdibin guys. Dahil huwag natin pakaisipin, kung tayo masusobran sa pag-iisip guys, kung napapansin nyo, marami sa mga kababayan natin na nadidepress. Marami na kababayan natin ang nai-stress dahil sa sobrang pag-iisip ng mga problema, hindi nakakayanan, di ba? Yung iba nagsusuicide. So, dyan nagmumula guys, kapag tayo ay maraming problema. So, kaya huwag natin pakaisipin kahit paanong problema yan. Tulad natin mga OFW, wala tayong magagawa, malayo tayo sa ating pamilya sa Pilipinas. Palakasin lang natin palagi yung ating loob. Saka guys, isipin nyo palagi kahit paano problema. Kung problema man dito sa trabaho natin, so wala tayong ibang magagawa kundi ayusin na lang natin yung ating trabaho at saka gawin. Saka isip tayo ng magandang paraan kung paano natin masusolusyunan yung ating problema. Kung wala mang solusyon, so ipagdasal lang natin palagi. So, ganyan yung ginagawa ko guys. Halimbawa, yung problema ko is talagang sobrang pag-iisip. So, yung isa ko pang ginagawa guys, nakakatulong din sa akin yung pag-share dun sa iyong mga kamag-anak, yung pag-share mo dun sa iyong mga kaibigan. So, i-share mo lang sa kanila hanggang sa mabigyan kayo nila ng mga payo. So, nakakatulong sila sa inyo guys, makapagpalakas ng inyong loob. So, ganyan yung ginagawa ko guys, nag-share lang ako, nag-share hanggang sa nakakarinig ako sa kanila ng mga gandang mga advice, hanggang sa naliliwanagan ako. So, dahil naisip ko guys, kung poproblemahin natin yung problema, so walang mangyayari, iisipin natin ang iisipin, hanggang sa naaapektuhan na yung ating kalusugan. So, hindi talaga maganda guys, yung sobrang pag-iisip. Lalo lang tayo malay sa ating pamilya hanggang sa nakakaisip na tayo na gusto natin umuwi. So lagi nating isipin guys, nandito tayo sa ibang bansa para tayo magtrabaho para sa ating pamilya. Para magtrabaho, para kumita ng pera. So isipin natin yung mga pinagdaanan natin bago tayo makarating dito. So napakahirap, di ba guys?
So, kaya think positive lang tayo palagi. So, hindi ko to sinasabi, hindi ko to sinishare sa inyo dahil para lang for the views, no? So, sinishare ko sa inyo para makatulong din sa inyo kung ano mga kung ano yung mga opinion ko, kung ano yung maganda ninyong gawin kapag halimbawa kayo mga baguhan pa lang. So, yung problema is laging nandyan. So, pagsubok lang yan at malalampasan din natin. Lahat ng problema ay malalampasan natin. Kaya natin yung solusyonan. Hindi man ngayon, bukas, so sa susunod na araw, susunod na buwan. Dahil ang buhay ng isang OFW talaga, guys, ay laging nag-iisa, laging na malungkot, ganyan. So, syempre, malayo tayo sa ating pamilya, malayo tayo sa ating mga anak. So, normal lang tayo malungkot, normal lang tayo talagang homesick, no? Lalo sa mga nagko-comment sa akin, sa mga nagme-message din sa akin sa Messenger, na homesick daw, ganyan. So, normal lang yan. Kahit ako ba, ilang taon na ako dito, hindi pa ako nakaka-uwi, is na dinadaanan ko pa rin yung homesick na yan. Halos araw-araw. So, kaya normal lang tayo ma-homesick. So, yun guys, yung mga problema ay lagi lang natin ipagkatiwala sa Diyos. Kumbaga. At saka, hindi tayo niyan bibigyan ng problema kung hindi natin kayang solusyonan, kung hindi natin kayang lagpasan. Isang pagsubok lang yan sa ating buhay. So, lahat ng tao ay may problema. So, yung taong walang problema is abnormal yun. So, yes guys, totoo yan. So, yan guys, siguro muna yung aking ma-share sa inyo. Pasensya na kayo dahil hindi talaga ako masyadong makapag-vlog. May alaga akong malilikot na bata. So, katulad nito guys, yung aking alaga, nakasingit lang ako, tulog yung aking alaga, wala pa yung aking mga amo. So, yan, ganyan ako nakakapag-vlog lang. Mahanap lang ako ng tiyempo. Pa-tiyempo-tiyempo lang talaga ako, guys. So, yan guys, siguro muna yung aking ma-share sa inyo. Sana sa aking maikling video na ito is meron ulit kayong matutunan. Meron kayong kunting nalaman. So, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa lagi ninyong panunood sa akin, sa aking mga video, sa mga nagko-comment, sa lahat ng mga baguhan kong subscriber dyan. So, mag-ingat po kayo palagi. At yan guys, kung meron pa kayong mga katanungan, suggestion, comment lang kayo dyan sa baba. At syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell all button dyan sa baba para lagi kang ma-notify every time mag-upload ako ng bagong videos. So, that's all for this video guys. Thank you for watching.